No, iunong lasang puder. No? Ipagayon na lang ang pagpagko ang prodayo sa progreso sa Calbayog sa Primero Distrito. No? Kay swerte kitin ni kay natong mga leader, mga magupay na leader. Labi ng Calbayog. Salamat po mga kasing po ang pasalamat sa iyo. Punta sa susunod, mag-unite pa kit, mag-burungyot kit. No? Ipakita natin sa Iraq na diri kit na papalit. Ngayon ko magsan campaign, binihigo ko na lang nga pumili. Kay naparang nga ni kami santo sa during campaign nga sino ang gobernur? Sosa, di ba? Masering pagod ang Sosa 2000, masering ang tao, Sosa! Siri wala kadi na kitliwat sini. Sige kit para ada na nga niya 500 na lilipat na kitliwat. Okay, kun kit magsayo. No? Maramak ang andiya na kamugod na napulig sa amon. Punta, i-share niyo sa iyong mga hiligpit. Kung nano nga klase nga leader si Mio Aquino, kung nano nga klase nga leader si Congressman Sarmiento, si Secretary Emil Sarmiento, i-share niyo sa Iran. No? Kay kamo ang maaram kung nano nga klase nga mga leader is sini nga mga tao. No? Kay kung panguli nato, sharing it nag-share, nakaturong lakit ang mga tao, sanglit na mapadil, kay diri sa ramaaran kung nanon hindi nga mga leader. Di ba? So, ato sila istoryahan. Para pag-abot sa 2022, waray na mapapadil. Di ba? So, salamat kung durawra sa iyo lahat. Samanag daw, congratulations! Kamu salamat, Brother Emil. Nauri kami, nagdudrungan ka naman. May na-okasyon niya na dito sa Sariyako. Ang mga inihidong opisyal gawasan Calbayog dudrungan liwat dito nakanto kami anay pero anay sekretaryo ako yan na sekretaryo na sa nakupugto na punong kumaniya waray na nagiyakan dito sa city sports kanto kami anay sunod ak sa niya gisering sa akin anaton na pinalangga Mayor Ronald Aquino taga natin ng Kusog Panapakan Vice Mayor Jay Rivera anaton mga si Alice Gani, labi pa, anadon gobernador, Governor Emil Zosa. Para ko, sa tungo sa kandaw, patron sa akon, akakulog, kulong ko man sa simbahan, na makiana nga niyo may preparasyon sa akon na siring ang Calbayog kami. Pagkabot ka sa Calbayog, kapatron siring payak kami. Pero kagulong nagatag ang mensahe dito sa simbahan, kaya nalipay at ang simbahan niya kung itindog kaupay na yan. Hindi ka nga mo sa ito, pero ang glory sa ito, waray pa tiles, pero yan natin ang kuna. Maulo na dito ng Calbayog. Pagkabaga sa paragumang, kalipayan sa paragumang, pagtanong sa liso, tapos ito niya ang tanong na liso, dumagoy din nga puno ng guma. Mao ito na naakon di kalipay kaysa naakon di tanong nila ang hasipaan, kaupay na. Mao na nito sa Calbayog. San 2001, nagplano kita, nagtanong na nasiring ang Calbayog pagtuig by Tinginsi, sintro na sa komersyo sa Northwest Samar, may mall, may diversion road, pantalan, airport, etc. etc. Inturaw, intawan, lagay ka nasiring, mga ambisyoso. Kasi rin nira nga pareskit sa hira, ang hira politika, politika gula. Pero kita na iba, ang atong politika, politics with development, politics looking at the economy. In 2001, the survey conducted, Calbayog City was the poorest city in the Philippines. Something that I'm not proud of. The study came out in 2003, the survey was conducted in the year 2000. In the year 2012, another survey was conducted in 2009. Mawas ang grado sa Calbayog. I was already in Congress. Nga nasirin ang Calbayog City na reduce ang poverty by 27.8%, topping all other cities in the Philippines. Plus, palidiktorya ng Calbayog sa poverty reduction. Why? Because of the kind of leadership that we have here.
the politics of service, the politics of service above self. We are not here for power. We are here to serve. And that basically is the secret why the other day, a mayor from Northern Samar said, ibagot ang primero distrito sa Samar, taga North Baton. A newly elected congressman in Leyte called me and said, iba ang first district of Samar, mapapots kami. Why? Oregon pag-iba. Ang pag-iba sa lugar, parehas. Pero ang nakakaiba sa lugar, leadership. Because of the brand of politics that we carry. So ito niya ang gitna ng Oregon Makawa. Kaya na ang itaong tagkabayong pirang amols. Sumar is trying to get their luck here among other investors coming to Calbayog City. And at the start of the campaign, I appeal to all our candidates to fight for Calbayog. Kay tanugon sa naton yung tanong, gipurubigan kung nano ng Calbayog yan ang ipanayo ni Meronald yan na nagbubunga na itong napuno, kanugon kung may nagtula nga dadanong kita utros ang paatras imbis di papanti. Mayton, nagpapasalamat at sa natanan natin ng kandidato ng anakong panawagan to fight for Calbayog, to fight for its future. Nalingkamot, nagdaog, at siyempre nagpapasalamat din sa natanan ng mga leaders sa mga Calbayog noon na natuod niya angay ipadayon ang pagkuswag. But now we're facing with a new challenge. It's reinventing our local economy. Basically, Samar is a monocrop economy, relying on its coconut, relying on its copra. But sad to say, the price of copra now, kamumubo na sa presyo sa copras. Klaro ka upay minsahe, diribuini, magpadayon, itapagtapod sa usalang at anong. May doon, i-reinvent natin na natin local economy, pinahagi sa multi-cropping, magkamayada value added sa natin mga produkto, sugat sa mga ginihimo yan sa mga nanay, dida sa may panginoo, na natin isda, ginbulan, pero magbulan, compliant sa US FDA standard. We're now selling our dried fish in North America, it's in Canada, it's in the United States, in the Middle East, and hopefully within the year, in Europe, we're selling it down under in Australia and New Zealand already. Kaya ngayon sa mga Calbayog, kaya sa mga Samarino. Kung sugan, pwede natin ini na pagpurubigan. You know, when I was about to exit the DILG as its secretary, I posted in my Facebook and I said, one can always serve the country without necessarily having a position in government. You don't really have to have a position in government to help our city. That's the reason why I'm doing all these things. Bisan kung civilian na mo, nabulig ang iyapon, pagbulig kang Mayor Ronald, pagbulig kang Congressman Edgar, pagbulig sa Samar, pagbulig sa Calbayog, Primero Distrito sa Samar. Mayroon kanina na akong panawagan kan Governor Emil, parehas kit civilian, pero ay kit pagundang, pagbulig, pagservis sa natin lugar, ayaw kit pagundang, pagbulig kang Mayor Ronald, ayaw kit pagundang, pagbulig kang Congressman Edgar, kanina atong pagbulig diri para sa ira kundi pagbulig sa natin mga ikasing sama ninyo. Pag natapos ang Samira Bridge sa Northern Samar, finally, may circumferential road. We can now push something that had started way back in 2003. I was campaigning with the slogan for tourism, one Samar, one island, one people, one culture. It is something that now is very much workable because of the presence of this road network. Finally, we'll have a circumferential road. We can basically package the whole island of Samar. It's not going to work if we're going to talk about Calbayog City alone. It has to be the island. You don't talk about Tagbilaran. You sell the island of Bohol. You sell the island of Palawan. You sell the whole area. Let's look at Bali, some sort of an inspiration for all of us. So that to may nabakasyon. Very unique nga niya, Region 8, sa Visayan Region, Italaan Region, na pwede pumasyada na maglandrip kamay tulay na nakonektar sa Samar at sa Leyte at sa Biliran na waray sa ibang na mga reyon. Konsugan ng turismo, importante ko by name, but also we have to face the challenges of urbanization because it's something that we cannot stop. It's a phenomenon that nobody can stop. Whether we like it or not, the Philippines is urbanizing very fast. The estimate by 2030, 70 to 80% of our population will be living in the
command centers already. Pero that's an opportunity for us. Because kita ay agrikultura na itong sektor, ang 90% mao ang mapakaon sa 80% ng mga tao sa Pilipinas. It's an opportunity for Calbayog, an opportunity for Samar to feed, to be part of the group that will feed the 80% of our population living in the urban areas. Maramdam mo napumutlawan na ang sito nga gipapakilala ang Samar na depressed province. Mato nag-ampo mo sa ito mamagdaog si Emil, si Governor Emil, because I firmly believe without him becoming the governor has been able to help us provide access sa mga tayo na lugar magpag-umpreyo. Kaya para itong napagpakilala sa itong depressed, mapakilala natin ng progressing province. Pero sige lang, ay ligit kamulong, pinag-isa na itong pag-grouping din sa primero distrito sa Samar. Ipakita natin maging catalyst of change for the whole province and development din sa aton. Ana akong lang panawagan sa atong nadanan, suportaran ko lang pulong ni Governor Emil. Maranggam kung pag-adman natin ang mga nasod nga progresibo kaupay. Bisan din sa kalibutan ang sekreto nila. Ang pagbukma sa nira nasun. It's always God and country. China, of course, they don't talk about religion there, but it's country, first and foremost. Kita mga Filipino, okay God, pamilya na yan. And this country. Pero kung atong pagkitaon, siguro usa na din sa naging hinungdan na dirikit nakakalanan sugat sa Singapore kay dito Malaysia, Thailand, and Ira Pinsar, God and country. Kaya naman, may pagtuukit sa mga garapin, may pag-ugukit sa atong naso at ang republika. Kung natong republika na sinso, tungod kay nga tanan nga itong hinimong kadaadlaw na siringin, I'm trying to be the best farmer. Nananimbasog ka na maging maupay na paragpagista o kapanday, doktor. Kay ako na ning kontribusyon para sa nakon republika. If only each and every Filipino is saying that as we do things every day, I'm doing this for my country. Our love for country will develop. Kay maaram ka mo. Pinagis ang pag-iyas ng magkaraon, asinsado nga ni ang republika. Maupay liwat ang kamutang sa naso, maupay nga ni kamutang sa naso, maupay ang kamutang sa kada tagsa ng pamilya. Kay na naman ang puro lakit, family, waray naso, pero pamilya, waray ng kataon, nag-inaragway, tungod kay niri maupay ang kamutang sa naton. Republika. May doon punta pagsuporta sa pulong ni Emil, Governor Emil. Let's love our country. Let's love Samar. Let's love Calbayog. If only we're able to put love to our beloved country, our province, and our city, then there's no reason why each and every Samareños condition will not progress, will not prosper. So, sitong nga tanan, karoon na akong i-congratulate ang nga tanan na doon yung mga ilido nga opisyal. Magtrabaho kita o kami ni Raemin upod sa natong kabugtuan nga diri mga opisyal, bisan kung dirigit opisyal, warigit posisyon sa gobyerno para sa natong pinalangga ng Samar, pinalangga ng Republika. Huling kita pagpapaway sa natong lugar. Let us make Calbayog City proud. Thank you.